Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang Salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, na nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan, sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maganda hong tanungin natin yung ating sarili sa panahon na ito, no? Habang pinagninilayan natin yung ating ebanghelyo, kanong katibay ba yung ating paninindigan? O di kaya, mas maganda ring tingnan, no? Gano kalakas ba o gano katibay ba yung pinaninindigan natin? No? Kapag yung isang tao naninindigan sa isang bagay, malamang sa malamang ay pinaniniwalaan niya na ito yung totoo. No? Ito yung nararapat. No? Pero minsan, may mga maling paninindigan din. No? Kapag mali yung paninindigan natin, kahit papano, may mga nagsasabi na mali itong bagay na ito, mali yung pinaninindigan natin. Pero kapag naging sarado yung ating pag-iisip, kapag tingin natin ay totoo yung pinaniniwalaan natin, pangahawakan at pangahawakan natin yung pinaninindigan natin na iyon. No? Kaya maganda ring pagnilayan, ano ba yung pinaninindigan natin? No? Siguro wala nang tatalo dun sa tanong na tibay o walang ibang pagkukumpara ng ating paninindigan, no? Hindi mapagtatanto o hindi matatanong yung tibay ng ating paninindigan. Pero maganda ring tanongin, ano ba yung pinaninindigan natin?
sa ating ebanghelyo, no, maganda yung paalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad, no. May mga hindi magandang mangyayari ang mararanasan ng mga alagad dahil sa kanilang pagsampalataya o dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus, no. Siguro ganun din tingnan, ganun diwa din nating tingnan yung ating paninindigan, no? O kung ano yung ating pinaninindigan, no? Ang tanong din ba, nakikita ba natin si Jesus dun sa pinaninindigan natin? Maaari kasing marami tayong pinaniniwala ang katotohanan, marami tayong pinaniniwalaan, maaaring sabi-sabi ng mga tao, maaaring guni-guni natin, maaaring sa ipinapakita sa atin. Pero sa dami ng pinapakita at nakikita at nalalaman natin, nakikita ba natin si Jesus? Natutuntun ba natin si Jesus dun sa mga pinaninindigan natin na iyon? Kaya nagkakamali yung ating paninindigan dahil wala si Jesus dun sa pinaninindigan natin. Hanapin natin si Jesus. Dun natin malalaman. Dahil yun din yung paalaala niya sa atin. May mga tao na magsasabi na ginagawa ko ito dahil sa aking pinaniniwalaan. Pero nakakalimutan ng ibang tao na wala pala si Jesus dun sa kanyang pinaniniwalaan. Wala si Jesus dun sa kanyang pinaninindigan. Ito siguro yung hingin nating biyaya para sa araw na ito. Balikan natin muli yung pinangahawakan natin. Balikan natin muli yung pinaninindigan natin. Maaring matibay yon, maaring malakas iyon, maaring hindi matitinag ni numan yung paninindigan na iyon. Pero masusukat lang natin kung tama yung pinaninindigan natin kung makikita natin si Jesus. Kung kilala natin si Jesus, balikan natin yung ating pagkakaunawa kung sino si Jesus at kung ano si Jesus sa buhay natin. Dahil kung wala si Jesus dun sa ating pinaniniwalaan, dun sa ating pinaninindigan, tiyak tayo maling paninindigan iyon. Maaring makasakit tayo, maaring hindi maging maganda yung resulta ng ating pinaniniwalaan o ng ating pinangahawakan kung wala si Jesus doon. Pero kung nakikita natin si Jesus, kung si Jesus yung nagiging pamantayan ng ating paninindigan, maaring maraming hirap, maaring baku-baku ang daan, maaring maraming pagsubok tayong pagdaanan. Pero kahit na ganun yung ating pinagdadaanan, makatitiyak tayo na magiging maganda yung bunga ng ating paninindigan na iyon. Dahil yung bunga ng paninindigan na iyon ang siyang magpapakita sa atin ng kung ano ang mabuhay para sa iba. Yung paninindigan kay Jesus, yung magpapakita sa atin kung anong ibig sabihin ng pag-aalay ng buhay para sa ating kapwa. At yung paninindigan natin kay Jesus ang siyang magpapakita sa atin kung ano ang mabuhay sa tamang daan sa pagsunod natin kay Jesus. Hindi po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat.